Sinong hindi kinilig sa love story ni na Captain Rhee at Yoon Seri ng Crash Landing on You? Mapapasarang Hey Opa ka naman kay Song Joong Ki na nagbabalik sa Vincenzo. At naki-team Good Boy o team Dosan ka rin ba sa startup? Ilan lang yan sa mga Korean drama na pwede rin yung mapanood sa streaming application na Netflix. Ang pamilyang ito sa Pasig City, gumawa pa ng reaction videos sa mga K-drama na napanood. Episode 2 to eh. Ang pasimuno, ang panganay na anak na si Justin. Matagal ko na po napapunod yung K-drama since bata pa po ako. Nakikita ko yung mga Boys Over Flowers at saka yung His Beautiful sa mga local TV shows na mga dub po na Tagalog. Pero last year lang po ako, 2020, naging K-drama fan kasi mas talagang marami ako napanood kasi nga sa free time during the pandemic sa bahay. Nagsimula siya sa Crash Landing on You, tapos sunod-sunod na po pagkatapos nun. Dahil walang mapagkaabalahan noong lockdown, nakumbinse raw niya ang pamilya na manood na rin ng K-drama. Since it was pandemic, so we encourage everyone to watch one day episode per night. So we enjoyed watching it kasi may makaka-relate din kami dun sa ibang family situation dun sa pinapanood namin. Tapos at the same time, funny din siya. May mga funny situations din sa K-drama. Kaya talagang we enjoyed it. Naging bonding na raw nila linggo-linggo ang panonood ng K-drama. Kaya sinubukan din nilang gawan ng reaction videos ang mga ito. Every weekend, we usually watch a movie or a series. And nagkataon na nag-suggest yung sister ko kasi nagandahan po talaga siya sa Reply 1988. Tapos mga 2 to 3 K-dramas din po yung napanood namin together. So paiba-iba po siya every weekend. Tapos since K-drama fan po ako at mahilig talaga ako gumawa ng mga YouTube reactions, na-convince ko po sila kahit papaano paminsan-minsan sumali sa video. Ang isa sa mga reaction videos nila, umabot na sa halos 150,000 views sa YouTube. Maybe because all of us are really enjoying watching it, we're laughing, natinig, katawanan. Siguro isa din, unique nga siya dahil family, di ba? Mga reaction video, sometimes isa lang talaga, di ba? So yun siguro yung nakapag-trigger sa kanya na maraming nanonood ng reaction video. Pero yung trailer hindi natin napanood. Yung movie lang. At dahil dyan, sasabak sa isang reaction challenge ang buong pamilya. Ang ilang mga K-drama trailer na ito na mapapanood sa Netflix, papasa kaya sa taste nila? It is nearly indistinguishable from a real... Ay, sa ano yun? Say space? Yeah. Parang Star Wars something. Star Wars. Achoo. Sabay baba sila eh. Sabi mo yun, manonood tayo. Action kasi. Sige, mamaya, panoorin uli natin. Game na game ding ni-recreate ng pamilya ang isang scene sa paborito nilang K-drama. We had pa nga a photo picture of family setup na itsura niya ay Reply 1988. Ito photo naman. So, G lang kami lahat. Malaki raw ang influensya ng Korean culture kay Justin. Mula sa fashion, hairstyle, at maging sa kanyang vlogs, certified K-drama fan si Justin. So recently, yung mga makeup, yung mga glow is the new thing. Yung, di ba, yung mga style po nila sa makeup. Recently, yun na rin po yung mga interest ko. Palak din ni Justin na mag-apply ng scholarship para makapag-aral sa Korea. I'm applying through the Korea Global Scholarship Program po. Maganda po kasi yung scholarship nila. I want to take that opportunity kasi why not, di ba? And then, may mga schools doon po. May 3 choices kasi sa embassy track. So, yung mga pinili ko pong schools, yung mga may acting course or media communication. Kasi yun po talaga yung field na gusto kong pasukan. Suportado naman siya ng pamilya rito. Since tapos na siya sa kanyang studies, we let her decide on what she wants to do, what she likes to do, and we're here naman to support whatever she likes. Hindi lang daw entertainment ang naidudulot ng K-drama para kay Justin. Para sa akin, sobrang comfort siya, at saka healing, at saka
nakapagbigay sa akin ng something to do, but at the same time, nakapagbigay ng inspirasyon. Sa K-drama kasi, nakikita mo yung mga story ng buhay ng isa't isang tao. Nakikita mo yung journey nila as a person na na-overcome yung mga struggles. So, habang nasa bahay ako, sobrang nakaka-inspire po sa akin yung mga ganun. Kaya naging inspiration po yun sa akin. Naku guys, nakakatuwa talaga ang pagmamahal natin sa Korean culture. Pero sana, huwag din natin kalimutan at ang kilikin ng ating sariling kultura. Sana nag-enjoy kayo sa ating Korean trip dahil super duper nag-enjoy ako. Salamat sa pagsama sa amin ngayong episode. Muli, ito ang mga kwentong nangyayari in real life. I'm Gabby Garcia and see you next week. Dito lang yan sa IRL!